Hi guys, welcome back to my channel. For today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-deactivate ng bank account na naka-enroll sa ating disbursement account sa kay SSS. So ito po guys yung mga bank account na hindi na natin gagamitin or nawala na. So mahalaga guys na na-eris na natin ito. So paano ba ito guys ma-deactivate? So keep on watching! Una natin gagawin ay punta na po tayo sa ating Google. Click natin to. Then type natin dyan yung SSS. So ito guys yung sa unahan yan po yung i-click natin. So para guys sa link nyan ay puntahan nyan lang sa description box ng aking video para doon isang click nyo na lang po. So yan, click na po natin yan. Ayan, so nandito na tayo guys sa format na ganito. So i-ano lang natin pa-slide yung screen natin, then click natin tong member. So nandito na tayo guys sa member login. So i-type nyo lang po dyan yung user ID nyo at saka password. Sa akin kasi ay naka-ready save na, kaya isang click ko na lang. So yan. Ayan, then pag nalagay nyo na yung user ID at saka password nyo, click nyo na po itong sign in. Ayan, so click lang natin yan guys yung X sa taas para mawala sa screen. Then yan, click natin ulit yan yung sa taas. So nandito na tayo guys sa ating SSS portal. So kung mapapansin nyo, nandyan na yung pangalan natin sa taas. At nakalagay din dyan yung expiration ng ating password. So ayan guys, pag na-expired ang password nyo ay may tutorial po ako nyan guys kung paano mag palit ng password. So ito guys, dito na tayo, i-click na natin tong e-services. Click natin to. So ayan guys, magpapakita ka agad yung disbursement account. So kung hindi magpakita yan guys, click nyo ulit yung e-services, then ang pindutin nyo lang po dyan is disbursement module para magpakita po itong screen na ito. Yan, so kung mapapansin nyo guys, tatlo yung disbursement account ko dyan na in-enroll. So ito nga po yung una, yung Asia United Bank, pangalawa ay Union Bank of the Philippines, pangatlo ay Cebuana Luil Rural Bank INC. So ito guys yung ating deactivate ang Union Bank of the Philippines. So click natin to guys yung deactivate. So yan, nakalagay guys, review disbursement account information. You are about to deactivate your disbursement account below. So nakalagay dyan guys yung Union Bank of the Philippines, din yung ano natin, account number. So do you want to proceed? Click lang natin to guys yung proceed. Ayan, so nakalagay dyan disbursement account deactivation. Kindly check your email to continue the deactivation of your enrolled bank account details or mobile number. Please also check your spam or junk mail folder if the email notification is not in your inbox. So yan guys, mag-i-email daw sila para doon na natin makontinuous yung pag deactivate nitong ano natin, bank account. So click na natin to guys yung X sa taas. Then back na natin guys doon sa ano natin, mag-i-click natin kung may email na sila sa atin. So ito guys, may email na nga sila sa atin. Click natin to. Ayan, disbursement account deactivation confirmation. So nakalagay dyan guys. Ayan, please click here to deactivate your bank account details or mobile number. So ito guys, click lang natin to guys yung click here, ito yung here. Click natin yan. Then click na natin tong Chrome, dun tayo daan. So ito guys yung lalabas. We regret to inform you that your deactivation link is no longer accessible. Kindly try to deactivate again your enrolled bank account details or mobile number to SSS website. Thank you. So click lang natin ito guys yung OK. So ngayon guys, i-check na natin yung ating SSS portal. Nawala na yung records natin ng iniris nga natin na bank account yung dinaactivate natin. So balik ulit tayo dun guys. Sa Google din, search natin yung SSS. Click natin yan. Then click natin ulit yung member. Pag-login ulit tayo guys. Ayan. Click ulit natin tong X sa taas para mawala sa screen. Ayan, click natin yan. Then, click na natin tong e-services. So, ayan, kung magpakita yung ganyan guys, i-click nyo lang tong i-certify.
para makaproceed tayo. Then proceed na natin ito, guys. Check natin tong sa taas, or i-click natin tong sa taas, disbursement account. Ayan. So ayan, guys, nawala na po yung Union Bank of the Philippines ko na disbursement dito. So ganun lang po, guys, kadali kung paano mag-deactivate ng bank account sa inyong SSS portal. So mas maganda yun, guys, na ma-deactivate nyo na yung mga hindi nyo na kailangan, or hindi na gumagana, or sabihin natin nawala na yung ATM nyo noon or bank account, para hindi po kayo magkamali kung kayo ay maglo-loan sa sunod. So mas maganda, guys, ang itira nyo dyan yung activate pa or active na disbursement account. Katulad nyan, guys, yung natira dyan, yan yung active ko na disbursement account, yung nakakulay blue dyan sa taas. So ganun lang, guys, kadali ang ating tutorial ngayon. Kung may karagdagang katanong kayo dyan, comment lang kayo sa comment box section ng aking video. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pwede nyo po akong isubscribe or i-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.